What's up guys, MK here, back rin again with another Pixel content. At pag-usapan natin ngayon, ano ba ang discarding pwede natin gawin? Ngayong mawawala na ng tuluyan itong berry at hindi na tayo makapag-farm. Pero bago yon, mag-umpisa tayong i-recap ano ba yung update no, na binanggit ng Pixel team tungkol dito. So punta tayo ng Discord sa announcement kahapon ni Luke. No, dito tayo mag-focus sa sinasabi niya dito. No, lahat nga daw ng berry dito na in-game will automatically change, no? Isaswap na nila yan automatically ng Pixel. At kahapon, nakakuha nga tayo dito ng more or less, nakakuha tayo dito ng around 250 Pixel token. No, sinap nila yung mga natitira kong token dyan, around 30 to 35,000 berry, no? At ginawa nilang Pixel. At kung tata kayo, ba't ang dami kong coins, bumili kasi ako ng coins. Okay? So, yung nakuha nating Pixel, mga kaibigan, can be used to buy this what you call off-chain currency na coins. Ito na yung gagamitin natin sa pagbili ng kung anong-anong meron dito sa loob ng Pixel. Okay? So, ano pa ang ba sinabi nila doon? Ayan na. So, pinalitan na nila yung berry nila ng off-chain currency na tinatawag na coins. Okay? So, if you have berry on-chain, you will be able to deposit it, no, into the game and into a new dashboard for Pixel. Right now, wala pa po, no? Wala pa pong exact tutorial or steps kung paano yan, pero abang-abang kayo dahil gagawin ko din yan para matulungan ko kayo. At yung isang issue nga natin dito is yung issue tungkol sa Binance na masususpend or mababan sa Pilipinas. So, gagawa tayong ibang way para mailabas natin yung ating berry. Now, kung mapapansin nyo mga ibigan, sa mga wallet nyo, nandun pa rin yung berry. No? Pero wala yung coins, wala pa yung Pixel, simply because hindi pa po nila inililist. So right now, ang meron pa lang po ngayon is yung tinatawag nating launch pool sa Binance ng kanilang token. So pwede nyo tignan, nandito yan sa kanilang announcement. So ngayon, balik tayo dito. Ano ba yung pwede nating gawin ngayon na hindi na tayo makapag-farm pa ng berry? Is it good pa ba na bumili ng VIP? Kasi marami rin nagtatanong sa akin, magkano ba yung VIP? Okay, so punta tayo dito ngayon sa labas, sa Terra Villa. 12 bronze siya ngayon, so that is roughly around, tignan natin. Oh, bumaba nga siya, oh. 1.6, no? Mababang-maba, pinakamababa yan. Take note, mga kaibigan, I'm discussing this hindi para bumili kayo ng coupon. I'm discussing this para maintindihan natin at maunawaan ano ba yung pwede nating gawing diskarte. Okay, kung itong value ngayon ng coupon, no, sabi natin 30 niya kasama yung gas fee, ayun, 1.8 pa rin siya. So, ang malaking tanong dito, is it good pa ba na bumili ng VIP? I created the content at that time, pwede nating ma-ROI agad yung nakuha natin by doing the 2 wine quest. Kasi that is around roughly 57 to 60,000 berry yung makokolekta natin by doing that quest at pwede nating ibenta yung mga nakuha nating rewards doon. Ngayon, pag bumunta tayo dito, there are only two main ways para makapag-earn ka ng coins inside the game. Okay, dito tayo ngayon sa Box Galore at ang pwede mo lang makuha dito, no, is yung coins na magagawa at matatapos mo na order dito kay Hazel. So, ang good thing naman dito guys, kung titignan natin sa positive side, makakuha tayo ng experience at the same time makakuha tayo ng coins. But some of the problem here guys, actually, is katulad nito, no? Yung Voidtonium na yan mga kaibigan, way back nung nakakapag-farm pa tayo ng berry at nabebenta pa, napakamahal yan. Unless, ang gagawin ng Pixel ngayon, they're gonna increase the drop rate na makukuha mo yan dahil sa mga space land lang nakukuha yan. No? May nakikita ko mga nagko-comment, no, na sana hindi na nalang nila ginagyan ng task board or magkaroon ng task para dito sa Pixel para mas madaling ma-farm yung coins. Kung matatandaan nyo mga kaibigan, no, ang sinabi ng Pixel dito is they need to find a solution para mabawasan yung sobrang pagbagsak ng coins nila kasi at the end of the day, it is a business at hindi healthy yung ganong pagbagsak nila ng coins nila though ang daming utility na pwedeng paggamitan ng berry during that time. Ngayon, ang ginawa nga nila dito, no, yung pala sinasabi nila ito na hindi ka na makakapag-farm sa chapter 2 at sneak peek pa lang to ng totoong chapter 2. No? So, ano ba ang dapat natin gawin dyan? Actually guys, magandang ginawa ng Pixel dito na magbigay ng ganitong task board kasi halos lahat ng players na maglalaro ngayon ng Pixel, they'll do the quest.
no? Magagawa na sila ng quest dito na hindi lang puro farming gaming sila. So ako, ginawa ko, no, bago pa magkaroon ng ganitong chapter, huge shoutout kay Teya, no, isa sa mga kasama natin sa community. Sabi niya, mag-imbak ka na rin ng mga seeds, which is I did. Bumili ako ng 300 na seeds ng lahat ng mga yan. Kaya may mga naka-imbak at naka-impok akong mga seeds. Para pag ginawa ko yung quest, no, hindi ako mahirapan na bumili pa. Hindi sayang ngayon yung coins ko. Ngayon, ang isa pang part na pwede kang makakapagkaroon pa is kapag meron kang access sa pagbebenta dito sa marketplace inside the game, no? By doing that, pwede kang mag-list dito, no? Pwede kang mag-list dito nung any, no, ng any crafting material na kakailanganin. Isa nga sa ginagawa nila na lang dito is nagbebenta sila nung kakailanganin na order and then they buy it and then send it to the delivery. Ang matter dito maibigan is gumagana pa rin yung tinatawag nating reputation. Okay? Sa reputation, may mga lumalabas din na rumors, no, na 500 na lang para makapag-withdraw, no, ng kanilang token. Eh, punta tayong dashboard. Kasi merong kumakalat na rumor, no, hindi natin ma-confirm yan at sinasabi nilang confirm na 500 reputation, eh pwede mo nang i-out ang iyong pixel token. So just like I said, kung 500 lang yung reputation na kakailanganin para ma-withdraw mo itong pixel token na to, all of the things that we did on the previous months, including yung mga naglaro ng play to airdrop, ay useless. Ano kaya ang personal opinion ko yan, guys? Bakit? Kasi isipin nyo, yung mga naglaro ng play to airdrop na bumili ng berryan para hindi mawala sa rank, nagpuyat yan para hindi mawala sa rank, and then all of the sudden, i-convert nyo lahat ng berry in a snap para maging token na pixel. No? Tapos 500 lang, pwede mo na siya ma-withdraw. So paano ngayon, yung mga bumili, no, na naipit ngayong linggo bago mag-update ng VIP. So ngayon, kagaya ng binanggit ko kanina, it is not advisable na bumiling VIP hanggat di natin makikita kung paano yung loop ng ROI natin dito. Ngayon, balikan natin dito, no, yung sinabi dito ni Luke, no. So sinabi na dito, pagpo-focusan nila dito ngayon sa task board, no, on the brighter side, tingnan natin, no. The higher the reputation the pixel, the better. Okay? And sabi nila dito, no, na magda-drop sila ng pixel token. For example, ito yun, no. For example, magda-drop sila ng pixel token sa mga nag-grind talaga dun sa task board. Ito, ginagawa pa rin nila dito yung tinatawag na play to earn drop, no? Pero, one thing for sure dito, ang ginagawa pa lang ng pixel ngayon, tinitignan nila ngayon kung ano yung pwede nilang gawing solusyon para hindi ulit ma-exploit yan. And one good thing about here, guys, no, itong isang part na to, medyo sablay lang ito ng konti din actually. Kailangan nyo ngayong magpundar ng sarili nyong industry sa loob ng specs nyo. Kasi, by experience na playing na kakatapusan ng update, nahihirapan akong sumabay magluto kapag merong ibang mga players dun sa isang land na pinupuntahan ko. So, hanggat maaari, bumili kayo ng sarili nyong akit, ilalagay nyo o industry sa loob ng inyong spec and then use it para hindi kayo mumroblema na may gumagamit nun. Anong gagawin nyo ngayon dun sa mga nag-hold ng berry dun sa kanilang wallet? Okay? Tama ba na ipasok ko siya sa loob ng game? No? Tama bang siyang i-flip ko na ba? Or manatili akong i-hold na lang yan? So, personal opinion ko, guys, na katulad nila, hindi naman ako paldo, no? Ay, pare-pares na naman tayo dito nag-grind na hoping na kahit pa paano, kumita tayo sa paglalaro. Now, personal advice, bumili ako 2 weeks ago ng 100,000 berry. So what I did is hinati ko yun, no? Meron akong ginagamit in-game at meron akong nakahold lang na just in case nakakailanganin ko siya for the next event na meron si Pixel, meron akong pagkukunan. Ngayon, sa inyo mga kaibigan na nag-hold ng berry, okay lang naman yan. Okay lang naman yan. Pero personal advice ko, i-out nyo na yan, i-flip nyo na yan into a stable token. Okay? Bahala kayo kung anong token ang gusto nyo. Gusto nyo Ronin, gusto nyo SLP, gusto nyo AXS, bahala kayo. Pero ako, advice ko sa inyo, guys, pag nawala yung green na yan, nagpula yan, sasabihin nyo na lang, sana ibinenta ko na. Ngayon, kung gusto nyo gawin nyo, matalinong diskarte, magtabi kayo ng konti para may magagamit kayo sa loob ng game. I-swap nyo into pixel token para meron kayong magagamit na puhunan o paikot na asset sa loob ng game. And then huwag muna kayong magpasok kasi unsure pa tayo sa plano ng pixel eh. Marami nagtatanong din, magkano yung magiging value ng pixel token? Okay? A friend of mine na nangangalang si HunterDB, yun shoutout siya papi. So, gumawa siya ng simple math. Ayan, simple math. Okay, unahan kayo, this is just an assumption, no? Based doon sa kung anong meron doon sa loob ng pixel.
So, tingnan natin yung pinost ni Poppy Hunter TV. Sabi nito ni Kaibiga Hunter, ayan yung roughly around value ng Pixel token. Kapag sinunod natin yung sinasabi dito na 1,000 berry into 7.6 pixel. Ngayon, ano bang magandang plano dyan? Okay, ito na. Ito na yung magandang pag-usapan. So, ito guys, this is just an assumption kung paano at depende yan kasi Pixel ang magde-decide kung magkano ang magiging value niya pag nilist na yan. So, ako nakakuha ko sa airdrop nga ng 4,209. Ayan yung nakuha ko from playing the play to airdrop. Anong magandang gawin ngayon dyan? I-hold ba yan? Gagamitin ko ba in-game? Matalinong diskarte guys. Hindi na po 2021 ngayon. Laging tatandaan, unahin nyo muna sarili nyo bago yung iba. So anong gagawin ko? 80-20. 80 out, 20 stay. Anong gagawin ko sa 20% niyan? Gagamitin ko para dun sa mga mangyayari pa sa Pixel like yung sa guild, yung iba pang mga bagay na pwede dun. Hindi ako malulungkot. Bakit? Kasi inuna ko muna sarili ko. Gagawin ko guys, for the first 1 hour na nalist yung Pixel token na yan sa kahit anumang platform na nilist nila, 1 hour after malist niyan, out ako. And that's it. Sana may kinapulutan ka ng konting aral, no, at diskarte dito sa sinabi ko sa paglalaro natin ng Pixel. Thank you so much for watching and continue support. If you like this video and you find this helpful, please like, share, and subscribe on my video, and let's play, earn, and enjoy playing Web3 games. This is Master Komonte. See you on the next video. Peace!